Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. This is Makoy once again. And today, we are going to unbox one of Rock's newly released PC case, mamen. And this is Rock Galura. So today, mamen, hindi lang natin basta-basta i-unbox ang Rock Galura. Gagawin rin natin ngayong araw ay magkakaroon tayo ng comparison video sa same na Rock PC case with the same specs. And let's see kung talaga bang magandang kumuha ng Rock Galura, lalo na ang PC case na to, as of this writing, ang pinakamahal na PC case ng Rock mismo. And today, we're going to see if Rock Galura has really a good ratio in terms of price to performance. Without further ado, man, let's go! Dating gawi, best way to unbox a PC case is always open the top part of the carton box or kung ano man sa English yan. Ayan. Oh my God! Oh my goodness! Oh! Yo! Alo! Ano ang laki niya, boy? This big, yo! This big! Come on, man! Tara! Yo! Okay. First look, parang premium yung dating niya. Just look at the design. Alright, close up tayo para makita niyo talaga. Let's see. Okay. So meron lang dalawang screws ang side panel ng PC case na to. Dito lang sa gilid. Which is really good, really convenient. Okay guys, kapag nagbubuo kayo ng PC, isa sa mga tip, huwag niyong basta-basta ipatong kung saan-saan ang tempered glass. Laging buksan niyo yung karton, pasok niyo doon yung tempered glass or yung acrylic glass para safe kahit papano. This one can fit an ATX motherboard. So that's good. Ayan, nakikita na natin dito yung mga Velcro straps. It's good. It's nice. Meron tayong slot para lagayan ng holder para hindi magsag yung graphics card niyo. Pero titingnan natin kung saan natin makikita yung holder na yun. It can accommodate an EATX motherboard. Meron siyang 120mm fans. That's 120mm fan for exhaust. So that's really good. That's pretty nice. And meron rin siyang 200mm fans dito sa harap. Kahit gaano kahaba yung graphics card niyo, this looks like can accommodate length of 380mm. So, hanggang 380mm siya. May sufficient space din tayo dito for your radiators. Good job, Rock, for putting enough space in here sa taas. And this one can also accommodate 360mm radiator. Kapag gusto nyo i-vertical mount yung graphics card, this one can accommodate 3 expansion slots. So, ready-ready siya, lalo na sa mga 3000 series na RTX or 6000 series na RX. And for the expansion slots, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 4, 7 expansion slots. If you're planning to do SLI or 2 graphics card, our expansion slots here are ready for that. The placing of holes as well dito para ma-route niyo yung cable ng PSU or ng PC case sa motherboard. And also, I really like the placing of these holes right here. Hindi siya yung may ano, parang hole-harang. Hole-harang. Parang isa siyang buong diretso na butas lang. So, good job, Rock Galura. This is pretty nice para hindi na, ano kasi, parang hindi na ako mamamroblema kung saan ko ba i-route yung 24-pin. So, either sa taas ba or sa baba kasi merong harang. So, it's good job kasi as in isang buong diretso siya. So, kahit saan ko man dyan isalpak, goods na goods, kasyang-kasya sa motherboard. And same dito sa baba. Yan. That's nice. I like it. I like it. Good job. Good job. Oh, I really like this design. Just look at that, guys. I really like this. Look at the filters, man. Just look at that, bro.
See? Then punta tayo sa ports. Okay, so sa ports natin dito sa taas, so you can see, meron tayong RGB. So that's for the fans na included dito sa PC case natin. We have the reset, speaker, mic, standards, USB ports, and then USB 3.0, and then yung power button. That feels very durable. Pretty nice. One of the most important parts, ang front panel. And by the way, I really like the texture as well. Para siyang matte and hindi siya glossy, no? Parang, ayan. Mararamdaman mo talaga yung, parang ganito kasi yung guys, kapag, lalo na yung mga high-end na mga PC cases, kapag nararamdaman yung parang matte texture ang PC case, parang worth it of the price siya na 3,600 pesos. So, yep, this is a good texture na ginamit natin. Hindi yung usual na glossy type na katulad ng ibang mga PC cases. And I really like the glass in here, man. Just look at that. Hindi siya butas, ha? As in, glass siya. Or acrylic or kung ano man ginamit nila dito, pero definitely may harang. Ang main entrance ng hangin natin kapag mag-i-intake tayo is here. Buong yan. And then dito sa baba. Merong butas dito sa baba. Iba. Yan. Merong butas dyan sa baba. This is a maximum airflow PC case. Kasi ang layo na ng fan. Sabihin natin gusto mong palitan. Sabihin natin gusto mong palitan yung fan ng tatlong 120mm. You can definitely do that. Or kung gusto nyo makatipid, since meron naman ng fans na, then you can just let these fans do their job and you're good to go, mamin. Kasi as in maximum air na ang papasok sa PC case. So good job, good job. I like that. Okay, so tapos na natin ang front na parte ng PC case. Now we're going to check the back part. Before we go ahead and discuss, just wanna appreciate the thumb screws. Bakal. Just look at that. Ooh. That's really good. And may aso pa. Just don't mind the dog. Kung naririnig nyo man. Okay. So, for cable management, we have here Velcro straps. Ready na. Kunyari, naka non-modular PSU ka. As in, malawak yung clearance dito. So, the Velcro straps can definitely handle the thick cables of the PSU kahit naka non-modular power supply ka. This is a really good addition, mamin, kasi hindi lang sila nag-depend dun sa buttons ng RGB dito sa PC case, but they gave us an option to sync it in our motherboard, on our motherboard. So, good job, Rack, for doing this. I really like the addition. Good. Pretty, pretty nice. Okay, so for the SSDs, guys, by default, in paper, guys, kayang-kaya mag-handle ng Rack Galura ng dalawang 2.5 na SSDs and dalawang 3.5 na HDD. What's amazing is you can put two HDDs in here and then put another HDDs in here. Either maglagay ka ng HDD na kapaganyan or SSDs. So, ikaw bahala kung anong position yung gusto mong gamitin. For the clearance, medyo makapal siya kahit papano. Medyo 1 inch kahit papano. Yung binigyan tayo ng 1 inch to cable manage our PSUs and other cables na malalagay natin, lalo na kung meron kayong RGB. And I also appreciate this part right here. Just check the holes here. Sabihin natin yung CPU cable natin from the power supply, sabihin natin hindi natin matatago yun kasi alam naman natin na yung mga CPU cable natin from the power supply are sometimes hindi siya ganun kahaba. So, there will be instances na nakapa-straight lang siyang ganun or naka-from here, nakapaganun siya. So, it's really good na kahit papano inusog natin to papaloob kasi parang magkakaroon tayo ng enough space for the cables kahit pa nakabalandra siya dito or nakapaslant siya dito banda. So, it's a really good spacing strategy. Good job, Rack, for doing this. Alright, so sometimes, pagdating sa baba na part ng isang PC case, laging na-overlook ang dito banda. Pero this one, it's really good that Rack was able to do thumb screws. So, this one is really appreciated, especially this part. Meron tayong rubber.
meron tayong rubber para hindi masyado magasgasan yung part kung saan nakadikit yung ulo ng screw. So it's really good that they were able to put rubber kahit na nasa baba na part ng PC case, which is hindi naman talaga nakikita, but it's good that Rack gave an effort to do or to add these rubbers. So that's really good. Good job, Rack, for doing that. And then, ito, yan, ang ating filters. Now, this is a good idea, okay? Para may dating, it's class, I mean. It's class, it's convenience of, especially kapag balak niyong linisin yung mga filters niyo sa baba ng PC case. Guys, it's very convenient. Kapag kunyari, maglilinis kayo ng PC case, yeah, sure, hindi nyo na kailangan paslant pa yung PC case ng ganyan. So, yun, para lang matanggal yung filter dito sa baba. Ang gagawin nyo na lang ay, see the convenience right here? Wala. Tanggalin nyo to. Just blower nyo sa labas. Or may brush kayo. Then, pagkatapos nyo yung linisan, tapos. Convenience at its finest. Good job, Mamin. Very little detail but very useful, especially when you're trying to minimize the dust buildup dito sa loob ng PC case na. So, good job. I like that. So, yep, that's hard. Ingat lang guys ha, medyo matigas eh. Ito rin yung isa sa mga nagustuhan ko sa mga Rack PC cases, ano. Yung stock fans nila, Mamin, kapag bumuga ng hangin, as in literal na malakas talaga, as in maximum airflow, Mamin. So, I'm expecting also that this fans right here will be as powerful as the free fans of Rack Halia. I just wanna give you guys an idea of the total dimension of this PC case para meron din kayong idea kung gaano siya kalaki in terms of numbers. Pero para ma-visualize nyo yung laki ng PC case na to, i-compare natin siya sa mga PC cases natin. So the length is 420, length is 420 millimeters length. The width is 245 millimeters. I'm expecting that it can accommodate the Dark Rack Pro 4. So that's the width. The height is 530 millimeters. So just imagine, 530 millimeters. So mataas siya, malaki siya, as in PATX size, malaki. So size comparison, let's go. So medyo mas mataas siya ng, okay, 2 inches compared sa Rack Hawani. Kasi hanggang dito siya. Ito. Mas makapal si Rack Galura ng almost half, 1.5 inch. 1.5 inch kay Rack Hawani. So parang nandito siya. So mas mahaba ng... Okay. So mas mahaba ng 2 inches si Rack Galura. Makapaslant yun ha. Paslant. Pero if we're going to straighten it, yeah, 2 inches. Isa sa mga reason kung bakit ko pinapakita yung size comparison ng dalawang PC case na to is kasi merong mga PC owners na gusto magkaroon ng ATX size na PC case pero they want it to be small as possible, yung hindi ganung kalaki. Meron rin mga PC owners na gustong malagay yung kanila mga EATX motherboards pero gusto nila yung PC case nila is hindi ganun kalaki. As much as possible, they want it to be space efficient. Parang ganun siya. So there you go guys. I really do hope na natulungan ko kayo mag-decide kung bibilin nyo ba talaga ang Rack Galura or you're going to choose other Rack PC cases, Mamin. Hit the subscribe button, like this video, and share it with your friends because doing that will help this channel a lot, lalo na kapag lagi tayo nagpapalit ng PC case. I already told you before, bago ako nagpalit from Robin Kuhlman 2 to Masterbox QL500 na sinabi ko sa inyo na kailangan ko na magpalit ng PC case kasi kailangan ko ng compact. Turns out, after 2 months, guys, as in, gusto ko ulit magpalit ng PC case. Kaya napabili tayo ng Rack Hawani, which is bibenta natin, babalik natin sa market. And
ang inaabangan natin is yung rack Galura. So sa next video natin, mamen, ililipat na natin ang mga components ng PC ko from Q500L into rack Galura. Yo, I'm excited, man. Especially for the Dark Rock Pro 4. Kasi malaking PC killer. Kasi malaking heatsink yun eh. So, I hope that this guy right here will accommodate that Dark Rock Pro 4. I'm gonna see you again on my next video. Peace!